Ikatatlumput-anim na tanong. Isang istratehiya na ginagamit sa pananaliksik upang mailarawan ang isang penomenon sa kanyang natural na kapaligiran kung saan ito naganap. A. Follow-up study. B. Case study. C. Field study. D. Trend study. Ang tamang sagot ay C. Field study. Ang field study o panlabas na pag-aaral ay ang paglalarawan sa isang penomenon sa kanyang natural na kapaligiran kung saan ito nagaganap. Ikatatlumput-pitong tanong. Saang bahagi ng pananaliksik mababasa ang katuturan ng mga terminolohiya? A. Kabanata 1. B. Kabanata 2. C. Kabanata 3. D. Kabanata 4. Ang tamang sagot ay A. Kabanata 1. May 5 kabanata ang pananaliksik. Makikita sa kabanata 1 ang suliranin at ang kaligiran nito, ang panimula, layunin ng pag-aaral, kahalagahan ng pag-aaral, saklaw at limitasyon, at depinisyon ng terminolohiya. Sa kabanata 2 naman makikita ang mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Mababasa sa kabanata 3 ang disenyo at paraan ng pananaliksik, respondent, instrumento ng pananaliksik at treatment ng mga datos. Nasa kabanata 4 naman ang presentasyon at interpretasyon ng mga datos. At panghuli ang kabanata 5 kung saan mababasa ang lagom. Konklusyon at rekomendasyon. Ikatatlumput-walong tanong. Alin sa sumusunod ang gumagamit ng salitang balbal? A. Ang ganda ng kanyang kasuutan. B. Astig talaga ang ayos niya. C. Katulad niya ang isang bathala. D. Ang porma niya talaga. Ang tamang sagot ay B. Astig talaga ang ayos niya. Opsyon B ang sagot dahil sa salitang astig, na isang pagbabaligtad ng mga pantig ng salitang tigas, at may konotatibong pagpapakahulugan ng pagiging kahanga-hanga. Ang ganitong proseso ng pagbabaligtad ng mga pantig sa isang salita ay makikita lamang sa mga salitang balbal. Ikatatlumput-siyam na tanong. Kung minsan ang kagandahan ay nasa kapangitan, anong uri ng tayutay ang inilahad ng pahayag? A. Pagsasatao. B. Pagmamalabis. C. Pag-uyam. D. Pagtatambis. Ang tamang sagot ay D. Pagtatambis. Nababanggit sa pahayag ang dalawang salitang magkasalungat, ang kagandahan at kapangitan. Isa itong uri ng pagtatambis. Ito ay paglalagay o pagsasama ng dalawang bagay o salita na magkasalungat ang kahulugan. Ika-apat na pong tanong. Patlang natin ang mapa si George para hindi siya maligaw. A. Iwan. B. Mag-iwan. C. Iwanan. D. Pag-iwan. Ang tamang sagot ay C. Iwanan. Pinakatamang sagot ang opsyon C na aakma sa kayarian ng pangungusap na nakapokus sa referent. Si George. At sa kahulugan ng pag-iiwan ng isang bagay. Ng mapa.